Naku mga kapuso, sana daw po natin ang mas mabigat na trapiko sa Araneta Avenue at sa Quezon Avenue sa mga susunod na araw. Sisimula na kasi ang C3 Interchange Project. Nakatutok si Raffy Tima live mula sa Quezon City. Raffy? Mel, ngayon pa nga lang ay humihingi na ng abiso ang Department of Public Works and Highways sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko dahil nga sa pagsisimula ng konstruksyon ng underpass dito sa Araneta Avenue o dito sa Quezon Avenue na tatawid sa ilalim ng Araneta Avenue. Asahan na raw ang lalo pang pagbigat ng trapiko simula sa susunod na linggo dito sa panulukan ng Quezon at Araneta Avenue, lalo na sa kahabaan ng Quezon Avenue. Ayon kay DPWS Secretary Rogelio Singson, isasara ang dalawang linya sa magkabilang direksyon ng Quezon Avenue para masimulan ang paghuhukay sa gagawing underpass. We are asking the support of the general public na sana maintindihan nila this is part of our road improvement program for NCR. Papayagan pa rin naman daw dumaan sa intersection ng mga public utility vehicles tulad ng mga bus, jeep at FX. Mananatiling bukas ang dalawang linya ng Quezon Avenue para sa kanila. Pero ang mga pribadong sasakyan kailangang humanap ng mga alternatibong daan para makaiwas sa Quezon Avenue at Araneta Avenue intersection. Kanina pinangunahan ni Singson ang inspeksyon sa mga alternatibong ruta na pwedeng daanan ng mga pribadong sasakyan oras na magsimula ang proyekto. 11 ruta ang gagawa ng DPWH ng mga signage para makatulong sa mga motorista. Kabilang dito ang ruta mula EDSA na dadaan sa West Avenue, liliko pa kaliwa sa Del Monte Avenue, kaliwa sa A. Bonifacio, kanan sa Blumen Street, at kaliwa sa Dimasalang patungong Maynila. Ang critical dito, yung rerouting at saka yung traffic management. Kaya, at nakita naman namin na marami tayong pwedeng gawing alternate routes. Tatagal daw ng 1 taon at 3 buwan ang proyekto na nagkakahalaga ng 430 milyong piso. Halos kalahating kilometro ang haba ng underpass na magkakaroon din ng 3 submersible pumps para iwas baha. Ilan sa mga driver na nakausap ng GMA News, nangangamba sa priwisyong dulot ng proyekto. Eh, pambihira yun. Itong pinakamalaking kali dito papuntang Quezon City. Pero mas magaganda naman daw ang trapiko pag natapos yung proyekto ang underpass. Mga ilang araw na yun. 1 taon daw may get. Patay tayo dun. Ngayon nga lang, wala na kaming kinikita. Eh, mas lalo na pag nagkakaroon ng ganun. Na traffic. Sana tuloy-tuloy yung construction para tuloy para mabilis yung gawa para walang traffic. Wala kami magagawa kung yan ang gusto ng gobyerno. Okay lang Kasi kung ikaganda naman ng ano ng traffic dito kung ikalaluwang di isa ngayon na lang o din kami. Itong Miyerkules na sana sisimulan ba ang construction ng underpass pero dahil hindi pa kompleto ang signages para sa alternate routes ay ipinagpaliban ito sa susunod na linggo. Sa pag-uumpisa ng proyekto, isang linya muna ang isasara sa magkabilang direksyon itong Quezon Avenue malapit dito sa intersection ng Araneta Avenue para hindi naman daw mabigla ang mga motorista. Para sa kompletong listahan ng mga alternatibong daan at para nga makaiwas sa mga motorista dito nga sa intersection ng Araneta Avenue at Quezon Avenue ay magtungo lang daw sa website ng DPWH sa www.dpwh.gov.ph. Mel? Isang tanong lang, Raffy, nabanggit ba kung ilang taon yan tatagal? 15 months, Mel, yung itatagal din ito. So hanggang sa susunod na taon ay tuloy-tuloy na yung construction. Ang pipilitin daw ng DPWH ay magtuloy-tuloy yung kanilang construction at hindi ito maaantala, Mel. Maraming salamat sa iyo, Raffy Tima. Lapit po tayo mga kapuso, asahan na raw ang panibagong pagtataas ng presyo ng mga produkto petrolyo. Ayon po yan sa Department of Energy. May banta na naman ang grupong Piston, magsasagawa daw sila bukas ng noise barrage na posibleng mauwi sa Tigil, Pasada. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa kalahating araw na pamamasada ni Vicente, 200 pesos ang kadalasang kita niya. Malayo sa naiuwi niyang 500 pesos noong mura-mura pa ang diesel. Ang pag-iusap namin mga tsuper, sana ibaba naman yung presyo ng diesel. Kasi wala na kaming kinikita eh. Ano na lang daw kaya ang matitira sa kanya ngayong nakatakda na namang tumaas ang presyo ng petrolyo? Sa kwenta ng DOE, asahan na ang 60 centavos kada litro na dagdag singil sa diesel. 44 centavos naman sa gasolina. Yung aming computation is a benchmark or parang indicative pricing, no? So tinitingnan sila na huwag silang masyadong lumayo. Nagmahal daw ang presyo ng langis sa world market matapos harangin ng ilang miyembro ng OPEC ang mungkahing itaas ang produksyon ng langis sa gitna ng lumalakas na demand. Meron kasing projections na mag-improve yung global economy. So marami nang nag-advance purchase. Mayroon namang mga parts sa mundo na parang winter pa. No? So may mga areas na
hindi sila makapag-pump ng kanilang natural gas dahil sa sobrang lamig. So they have to resort to oil. Hindi na kontento ang grupong Piston sa mga paliwanag, kaya ipoprotesta nila ang panibagong dagdag singil. Isang noise barrage bukas na posibleng mauwi sa isang transport strike. Ito yung gusto natin, eh, higit pa rin sa Pantawid Pasada. This time, ang ginigiit na natin, yung usapin talaga na makapenetrate doon sa suspension ng VAT. No, whether 12% yan, whether 6% yan. Dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina, mas mahal na ito na mahigit 20 pesos kada litro kumpara sa kada litro ng auto LPG. Pero alam nyo ba na kahit pa de gasolina ang inyong sasakyan, pwede na rin ito tumakbo gamit ang auto LPG. Si Joseph Espilita de Ocho ang sasakyan na minamaneho, pero namamahala na sa gasolina, kaya nagpakabit na ng LPG sequential conversion kit para mapatakbo ang sasakyan gamit ang auto LPG. Pag gasolina talaga gamitin mo, mas malakas. Pag LPG po? Pag LPG, halos yung consumin mo, halos mag kalahati yung matipid mo. Auto-switching siya. So, kumbaga, you can still use your gasoline while using LPG as well. So, the worries of having no LPG stations outside of Metro Manila, pwede ka pa rin gumamit ng fuel natin. Aabot ng 45,000 pesos ang pagpapakonvert, pero kaya raw mabawi ang puhunan sa loob ng ilang buwan sa laki ng matitipid sa gasolina. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. At ito na nga po ang ating pinangangamba ng mga kapuso, hindi na tayo magpapakahintay pa. Magtataas po ng presyo ang kumpanyang Shell simula mamayang hating gabi, 50 sentimo sa kada litro ng unleaded premium gasoline, 60 sentimo naman po sa bawat litro ng diesel. Bunso daw po yan ang pagtaas ng presyo sa pandaigdigang pamilihan. Amangan, Pinoy na tinanghal na shortest man ng Guinness, kulang pa ang taas sa pagpinagpatong na dalawang ruler. Mano-manong paghigop sa tumaga sa langis sa bangkal sa Makati. Kailan kaya matatapos? At lungsod sa New Zealand na nilindol kamakailan muling ni Yani. Walang patid na pagtutok dito na sa 24 Oras.